na ibigay na rin natin ang munting tulong para sa kanilang mga pamilya. Ngunit hindi pa rin natatapos ang sorpresa ng Iba Yan para sa kanila. Alam niyo po, sa maikling panahon natin na nagkasama ngayong araw, ang dami ko pong natutunan sa inyo. Kami po ng Iba Yan na nagpapasalamat po sa inyong mga magsasaka dahil po sa inyo, napakaraming pamilyang Pilipino po ang nabubusog dahil po sa mga sakripisyo ninyo. Bago po kami magpaalam sa inyo, ang nabanggit po ni Ma'am Kathy na meron po kayong 40 na members, tama po ba? So magbibigay po kami ng 40 relief bags po para po sa lahat ng miyembro. Galing po yan sa Sagip Ka Pamilya. So kompleto po yung may bigas, may mga dalata, nandoon na po. At syempre dahil panahon po ng bagyo ngayon, bibigyan din po namin kayo ng 40 daligtas bags. Kompleto po ito mula sa emergency radios, batteries, lahat po ng kailangan pang emergency po, nandoon po. Waterproof na rin po yung bag dito in case na bumaha po dito. Eh, masayang-masaya po. Kasi po, pambihira po kaming mabahagi ng ganung. Hindi lang po sa akin, pati po yung mga kasama po namin sa member po ng co-op. At syempre, galing po sa ating kabayan, Nolly De Castro, nagpadala po siya ng school bags na may kasamang school supplies para po sa mga elementary at kinder na anak po ng miyembro ng co-op. At syempre, mga bagong kagamitan po sa trabaho, kagaya ng long sleeves o uniform, mga bota, weaved hat, at mga tuwalya po. At syempre, ang group basic insurance system, life, accident, and health para po sa lahat ng miyembro ng co-op mula po sa First Cooperative Insurance System of the Philippines. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din kay Miss Angel na hindi lang ako ang natulungan kundi lahat ang miyembro din ng co-op namin. At syempre hindi po tayo nagtatapos dahil may mga natural fertilizers o biopesticides mula po sa Department of Agriculture Regional Field Office 3. At meron din pong libreng training tungkol po sa mga biopesticides at natural na pangangalaga sa mga pananim. May pinadala po silang representatives. Yung pong mga ibang kailangan po namin sa bukid, kapares po ng mga fertilizer, malaking tulong po sa amin mga taga-co-op yun, ma'am. Lahat po kami magkakaroon ng tulong. At syempre, meron po kami ibibigay po sa inyo na mula po sa East-West Seed Company and East-West Seed Foundation. Hiniling po namin na magkaroon po kayo ng training. Meron po yan sa Integrated Pest Management Approach. May mga bagong mga techniques po ngayon na pwede po natin matutunan. 500 pouches ng mga binhi mula po sa kanila yan. Kami po ay nagpapasalamat buong membro po ng kooperatiba ng Licab. Binigyan niyo po kami ng dagdag kita. Masaya po ang buong membro ng Annunciation. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng mga magsasaka natin, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Matapos ibigay ang sorpresa para sa co-op, agad namang sinimula ng kanilang training para sa paggamit ng organic fertilizer conducted by the Department of Agriculture Regional Field Office 3. Gagawa po tayo ng isang FAA o yung tinatawag na fish amino acid. Ang fish amino acid po ay karaniwan na ginagamit ng mga magsasaka bilang pataba po. Ano, gamit po ito mula sa mga natural na sangkap. Ang kailangan po natin ay molasses at hasang at dito ka po ng isda. Meron po tayong tinatawag na 1:1 ratio. Importante po yon. Kung gagamit po tayo ng 1 kilo ng molasses, ang katumbas po nun ay 1 kilo rin ng hasang o mga bituka po ng isda. Ihahalo po natin yung 2 kilo ng molasses. At pag nahalo na po ito, isasalin po natin siya sa 1 timba at lagyan po natin ito ng takip na papel. Siguraduhin po natin na hindi po mapapasok ng hangin. Ang next po kasi nito ay lalagyan po natin siya ng petsa. Kung kailan po natin ito isinagawa at kung kailan po natin siya araw na i-extract or i-harvest na po. Kasi po ang fish amino acid ay tumatagal po ng 20 to 30 days bago nyo po siya i-harvest or i-extract. Kapag ka po harvest na or extract, gumagamit po sila ng fish net. At pinipiga na lang nila para makuha po yung katas
Yun na po yung gagamitin yung pataba para sa inyong mga halaman po. Nagpapasalamat po ako sa kanila, lalo na po sa Iba Yan. Maraming maraming salamat po sa kanila. Paano naman po i-apply sa palayan? Kada isang litro po, 2 tablespoon ng fish amino acid extract. Ang pinapatay po nito, aphid, smites, mealybugs, spray, foliar fertilizer po. May nagbigay po sa amin ng biyaya. Kaya po, masayang masaya po kami. Maraming salamat, salamat po. Yung pong binigay sa amin po, iingatan po namin para ramihin po namin para po yung mga iba ay mabigyan din para makinabang din po sila. Lahat tayo ay may tinatanim sa kanya-kanya nating paraan. Binhi ng pagsisikap, punla ng pag-asa, ugat ng mga pangarap. Pero ang pagyabong at pamumunga ng lahat ng mga ito ay nakasalalay sa kung paano tayo tumindig sa araw-araw natin para alagaan at pagyamanin ng mga ito. Magganin po tayo ng malasakit sa kapwa, gaya nila Ace at Andy, pagpupunyagi gaya nila Nanay Kathy, kasipagan gaya ni Johnny, at katatagan gaya ni Ferdinand. Mataas ang respetong binibigay natin sa mga profesional, gaya ng mga doktor, abogado at iba pa. Pero huwag nating kalimutan, 3 sa isang araw, tayo nakadepende sa mga kapatid nating magsasaka. Bigyan po natin sila ng pagpapahalaga na harapat dapat para sa kanila. Sa 14 milyong tonelada ng bigas na kailangan ng ating bansa, 12 milyon dito ang binibigay ng ating mga magsasaka. Ganyang kalaki ang papel na ginagampanan nila sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Pero nakakalungkot isiping hindi natin lubos na napapahalagaan ang sustainable development at sector ng agrikultura sa bansa. Ikaw, kailan ka huling nagpasalamat sa mga taong nagsikap para may maihain ka sa mesa?